good day, kamusta? And what's up sa inyo mga bro? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong kasagsaga ng Bagyong Karina. Today ngayon is July 25 at ngayon ay ulan pa rin eh. May mga lalakarin lang tayong papeles at dokumento na nasigasay natin. Siyempre kasabay nun, i-update ko na rin kayo kung ano yung mga nangyayari ngayon dito sa bayan ng iba at Butolan. Hindi man ma-update, no, hindi ko man ma-update ha, eh, susubukan kong madaanan ko ano yung mga madadaanan ko dito naganapan sa daan ngayong kasagsaga ng Bagyong Karina. So, samahan niyo ako mga bro. Eh, dito na tayo daan sa may Gobi Highway para ano, ma-check din natin kung bumaan na rin pa dito kasi bahayin din to eh. Konting update lang tayo mga bro. Sakto, galing kasi ako ng Gobik. At dumaan ako kahapon doon sa may Palanginan, sa may plaza. Ang daming naka, ano, nasa evacuation. Kaya tinignan ko to, tingnan nyo. Ito yung likod ng, ano eh, ng school. Ng Palanginan na nadadaanan nyo. Mataas ng tubig, maapaw na. Buti dito sa may part ng, ano, ng Tulay. Pagpunta ng CSIA, ano, humupa na. Pero kahapon, sobrang taas din ng tubig, hindi ko lang na-videohan. Titingan-tingan lang natin, papasyal-pasyal lang tayo mga bro. Sakto, pupunta rin ako ng Butolan. Kasi yung ding Tulay doon malapit sa Agora, humapaw din daw. So, update ko lang kayo mga bro kung ano yung nangyari dito ngayon sa, ano, sa Zambales, sa part ng Iba at Butolan. Lalo na yung mga nasalanta ng bagyo, si Bagyong Karina. Kita nyo ba yun mga bro? Halos dalawang araw ng ganito. Sunod-sunod na yung ulan. Sobrang lakas ng buhos ng ulan. At kapag ito, nakikita nyo ngayon, sobrang kala mo nasa bagyo ka dahil ano eh. Kala mo eh, pag hindi nakikita yung daan sa ano, sa harapan, kaya kailangan nakabukas din yung ilaw mo. Grabe oh. Kapag nagtuloy-tuloy yung ulan na ganito eh, talagang babahain na. Marami na rin ditong mga pamilyang apektado dito sa Palanginan. Sobrang lakas ng ulan at pagbaha. Grabe itong kinargang ano ngayon, tubig ngayon ng ano, ng Bagyong Karina. Grabe. Kaya magka-tricycle ka muna eh, para makapagal tayo eh. Nakagalaw eh, kasi mga inaasikaso din ako. Grabe mo lang. Ayan o. Ayan mga nasa evacuation eh. Mayroon mga apektadong pamilya pa rin. Kaya sana uminto na itong ulan. Pupuno tayo ng Butolan mga bro. Silid tayo kung ano yung mga nangyari doon kasi pati tulay ng pako eh ano na, baka na rin. Tignan nyo mga bro, pati yung tulay sa bangkal, yung tubig, mataas na rin. Ayan o. Kaya anumang oras, kapag nagtuloy-tuloy ang ulan eh, meron din mga maapektuhan dyan. Dito, parte dito. At
ganun eh. Kasi may umuulan. Tapos yung ulan matagal, mabigat. Mabigat yung buhos talaga. Mabigat ulan dati na ano. Kahit pa tumitigil-tigil pa eh ngayon. Ano na eh, halos matagal yung buhos ng ulan. Kaya pag umulan, talagang maraming tubig. Tubog na rin yung ibang ano. Palayan. Yun ako tumaan bago tayo pumunta ng Agora. Yun ako tumaan. Para ano, wala masyadong traffic. Pag uminto kasi ang ulan naman po, hangin naman yung malakas. Minsan, sabay. Ulan at malakas na hangin naman yung ano, nararastan dito sa ano, parta ng Botolan to eh. Wala, humuupa na yung ano, tubig sa may tulay. Hindi umabo kahapon eh. Na. Alam nyo mga bro, compare naman sa ibang lugar dito kahit pa paano hindi naman ganong malala yung ano, baka hindi ka tulad talaga sa ibang lugar na sobrang binata talaga sila, halos ng pastao dito. Kahit pa paano swerte pa rin tayo na meron talagang part na binaka, pero meron din mga lugar naman na mataas na hindi nakaranas ng pagbaha talaga. Mayapat pa naman dito sa bayan mismo ng Botolan. Hindi ko lang i-vlog. Sarado munisipyo ngayon. Hindi tayo nakasikaso dahil walang pasok ang mga government ngayon. Ewan ko lang sa iba. Pero sa Botolan lang kasi walang pasok ang munisipyo. Yan yung malalim. Grabe oh. Halos umampata sa daan. Dito yan sa may San Isidro. Eh, may nagsend din sa akin na relatives natin na ano. Malalim na rin ang tubig sa San Isidro, halos abuti na yung bahay nila kahit pataas. Kaya sana wag na magtuloy-tuloy yung ano, baha. Ito yun oh. Yun ang hirap sa mga bahay na makulog ang bakod eh. Kasi nawa i-stack ang tubig sa kanila. Kaya mahirap din, kaya kailangan mayroon nalabasan talaga ng tubig. Paano na tayo mga bro ha? Pabalik na tayo ng iba. Uwi muna ako. Ano lang, update naman ako sa inyo kung yung mga nangyari dito na madadaanan lang natin.
Actually, hindi ko na nilikot ang lahat ng ano eh. Yung mga nakita ko sa FB na may mga baka or may mga na-stranded din na pasahero daw. Pero baka sinilikado rin, tricycle lang ang gamit natin eh. Baka tayo naman na mahirapan. So, tapo kayo lang yun. Importante, na-update ko kayo kung ano yung mga nangyari dito.